Sa isang debate kanina sa Maynila, tila nagpasample sina Dirty Harry at Asyong Salonga kung gaano kainit ang magiging labanan nila sa pagkaalkalde ng Maynila. Yan ay matapos magpalitan ng maanghang na salita sina re-electionist Mayor Alfredo Lim at ang mahigpit niyang katunggaling si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. My report, si Jam Sisani. Umpisa pa lang ng programang Trela in UP Manila, dama na ang tensyon sa pagitan ng dalawang kandidato sa pagka-mayor ng Maynila. Agad bumanat si dating Pangulong Joseph Estrada. Department of Tourism, the slogan is to attract more tourists. The slogan is, it's more fun in the Philippines. But in Manila, it's more fun in Manila. Kidnapan, karnapan, holdapan, at kahirapan. Hindi nagpatalo si incumbent Mayor Alfredo Lim. Walo lang ho pala ang reported na karnaping cases. At doon sa walong ho yun, tatlo ang na-recover. At yung iba, eh ito daw ho, ni-report ng mga bumili ng mga motorsiklo na hindi makabayad utang. Hindi ho karnaping capital ang Maynila. Mga plataforma sana ang tututukan sa programa, pero nauwi ito sa sumbatan tungkol sa kanilang nakaraan. Noong siya daw naging presidente, ang sabi niya, walang kumpare, walang kaibigan, walang kamag-anak, at lahat daw gagawin niya para sa mahirap. Ang tanong ko lang ho, tama, walang kumpare, walang kaibigan, walang kamag-anak, eh bakit ho kayo na sintensyahan ng life sentence sa pinaglaruan niyo ang kwarta ng bayan? Oh, sino na aresto for plunder? Ang kompleto pa Governor Chavit. This is the truth. Mr. President, kayo ba ito? Ang masasabi ko dito sa aking, sa ating magiting na outgoing mayor. Ay, ito sa ano ba? Nabigla lang ako. Yung sinabi niya yon, alam niyo, makinig lang kayo, especially the UP students. Every year, we just celebrated last February 27, the ESA 1. Every year we celebrate that, the anniversary of ESA 1. How come we do not celebrate ESA 2? Dahil nakakahiya, pagsabwatan, inalis ang isang presidente ng halal ng taong bayan na illegal na unconstitutional at nabuksan yung envelope, binuksan after the walkout, oh, wala naman nakita. Ilang beses ding hindi mapigil sa ERAP. Former President, pagpasensahin niyo na po talaga ako. Hindi po kasi sapat yung panahon po natin at ang hanap... One last na. Kung ako may kasalanan, nung ako po yung nasa tanay, siya mismo pumunta sa akin sa tanay at humihingi siya ng tawad. Umiyak pa siya. Lukuhan ro yun eh. Ba't ako luluha sa isang tao na hindi naman maganda pagkatao? Convicted. Convicted for plunder. Sinagot din ng dalawa ang mga tanong ukol sa solusyon nila sa mga problema sa Maynila. Halimbawa, parehong paglilinis ng estero ang kanilang sagot sa problema ng pagbaha. Tuloy pa sana ang sagutan ng dalawa pero kailangan nang magtapos ng forum. Jam Sisante, GMA News.